Sabay ko'y pagdila, laan ko'y
SQOPQUZ, amang SQOPQUZ, amang SQOPQUZ. Dakilain ang iyong pangalang iniyak niyo po sa amin. At inyo na po nawa kaming tanglawan at pagtubayan na may pagtagumpay ang may palaghanap ang inyong ebanghelyo at bagong pangalan sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pangalan niyong buhay na walang hanggan. Oh,
sa umagang ito, humihingi ng inyong gabay at pamamatuhay, pagpapalang espiritual na marapat naming matutunan bilang kami ay yung mga anak na tinawagan. Amang SQOPQUZ, nawa ko'y buksan mo ang aming isipan, ang aming mga puso, na aming maunawaan ang iyong mga kalihiman na mga aral na marapat naming matutunan. Amang SQOPQUZ, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa panibagong buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Panibagong lakas, lakas ng kaisipan at katatagan ng kalooban na sa bawat pagsubok naming kinakaharap, hindi mo kami iniiwanan. Amang SQOPQUZ, walang hanggang pasalamat ang sa'yo aming ibinabalik sa umagang ito. Gayun din naman, Amang SQOPQUZ, sa kabila ng iyong habag at awa sa amin, kami ay nagkakasalanan. Kaya naman patawarin mo kami, Amang SQOPQUZ, sa aming mga kasalanan, tulad ng aming mga kahinaan bilang tao sa lupa. Amang SQOPQUZ, idinadala din po namin sa umagang ito ang lahat ng kapatid na mayroong karamdaman tulad ng pandemya. Nawa po, Amang SQOPQUZ, lingapin mo po ng iyong mapagpalang kamay at kukupin ng iyong banal na espiritu ang buong sanlibutan. Nawa po, Amang SQOPQUZ, ay mabuksan ang kanilang pananaw na hindi lamang dito sa lupa ang marapat nilang pagsikapan. Gayun din naman, Amang SQOPQUZ, ang iyong kalooban nawa ang maghari sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Gayun din naman, Amang SQOPQUZ, idinadalangin din po namin ang Pangulo ng aming bansa na si President Rodrigo Roa Duterte sa po ng kanyang mga kasamahan sa pamahalaan. Nawa po'y ibus po ang iyong banal na espiritu, ang iyong gabay at pamamatnubay sa mga nanunungkulan upang may saayos ang iyong bagong Jerusalem. Nawa po, Amang SQOPQUZ, ang patarungan na mula sa iyo ang siyang maghari at hindi ang patarungan dito sa lupa. Amang SQOPQUZ, idinadalangin din po namin ang puno na aming simbahan na si Reverend Roberto C. Tabi. Nawa po, Amang SQOPQUZ, ang inyong gabay pamamatnubay ay huwag mawalay sa aming punong ministro sa inyong kanang kamay. Sampu ng kanyang mga kasamahan sa oras ng kanilang mga paglalakbay at pagmimisyon, pag-aatid ang iyong bagong pangalan sa apat na sulok ng sanlibutan ito. Amang SQOPQUZ, maraming pong salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin at ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Nawa po, Amang SQOPQUZ, ang aming mga kahilingan sa umagang ito ay inyong pong dinggin. Ngunit kalooban mo pa rin po, Amang SQOPQUZ, ang siyang mangyayari at hindi ang sa amin. Ang lahat ng ito ay pinagpapasalamat namin sa kapurihan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas, at sa kapurihan ng iyong bagong pangalan sa Espiritu at sa patotohanan, SQOPQUZ, kalinis-linisan, ngayon at magpasawalang hanggan. Matapat, matalang, sa sinumpan, sa
Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao.
Sa panahon iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain niyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa taktang oras? Pinagpala ang alipin iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian ito. Ngunit kung masama ang alipin iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bubugin ang kanyang kapwa-alipin at makikipagkainan at makikipaginuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng alipin iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Doon tatangi siya at magnangalit ang ngipin. Ito po ang mabuting balita. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, walang nakakaalam ng araw o oras. Ito po ay tumutukoy sa ikalawang pagdating ng ating Diyos na si SQOPQUZ. Taglay ang kanyang dakilang kapangyarihan, ang kanyang pagiging hari at hukbo, na siya ay hahatol sa mga namabubuhay at namamatay na tao. Kung tayo po ay mapupulit sa impyerno, sa kumukulong asupre o naglalagablab na apoy, o tayo po ay makakasama niya sa kanyang kaharian, sa bagong paraiso. Kaya naman mga kapatid, bago mangyari ang lahat ng ito, inihahanda tayo ni Amang SQOPQUZ. Ngunit ano nga ba yung inihahanda sa atin ni Amang SQOPQUZ? Mga pagkain ba? Inumin? Damit? Hindi po mga kapatid, bagkus ang ating mga sarili ang pinaghahanda ni Amang SQOPQUZ. Kaya nga po siya'y bumaba noong February 1, 1966 upang tayo ay bigyan ng babala at paalala. Paalala sapagkat natakluban ng mga minanang turo ang turo at aral ng Panginoong Hesukristo. Nasa akala natin sa pamamagitan ng pagnonobena, pagpuprosesyon, pamamanata, pagpapamako sa krus, ito ang magiging dakan upang tayo ay bigyan ng gantimpala ng Diyos. Gantimpalang buhay na walang hanggan. Ngunit, nang tayo ay naturuan at patuloy na tinuturuan ng Espiritu Santo na si Amang SQOPQUZ, ay naunawaan natin ang kanyang tunay na kalooban. Akala natin, kapag tayo pumasok sa simbahan, nag-ostya, pinatawad na tayo ng Diyos. Ngunit, ang sabi nga sa bahagi ng kasulatan, ang pagmamahal sa kapwa ang nakakapawi ng maraming kasalanan. Ngunit tayo po, mga kapatid,
ay binabalik ng Diyos na si Amang SQOPQUZ. Purihin ng Diyos. At sa ating paghahanda, inihanda natin yung ating sarili. Ngunit ano nga ba yung bahagi ng ating pagkatao o ng ating sarili ang karapat na mas nakahanda? Mga kapatid, ang ating upang bibig, ang ating upang tainga, ang ating upang mga kamay, marapat na maging handa rin po ang bawat bahagi ng ating katawan. Ngunit ang pinaka pinahanda sa atin ni Amang SQOPQUZ ay ang ating isipan. Sapagkat ang ating isipan ang siyang uunawa ng salita na ating narinig. Ang ating isipan din ang tinutukoy ng kasulatan na siyang mata ng ating kaluluwa. Na kung tayo bilang tao ay mayroong dalawang mata na literal upang tayo ay hindi madapa o matisog kapag madilim ang kapaligiran, gayon din naman ang ating mata ng kaluluwa o yung ating isipan ang siyang magtuturo ng daan kung paano tayo papanhin sa kaitaasan. Ngunit, sa unang panahon ito ay maraming mga bulaang guro, bulaang propeta na nangangaral. At kinakailangan na ang turo at aral ng Panginoong Hesukristo ang nasa ating isipan. Sapagkat, dito sa ating isipan, nilalagay ng Diyos ang kanyang aral. Ang ating isipan ang siyang sasala kung ito nga ba'y tama o ito'y mali. Kung ito'y kasalanan o ito ay isang gawang nakalulugod sa paningin ni Amang SQOPQUZ. Bakit hindi puso, mga kapatid, ang marapat manguna sa ating buong pagkatao? Ang puso, ang katangian ito ay nakadarama. Ano po? Lalo tingin, nakadarama ng pag-ibig. Pag-ibig para sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit, kapag tayo ay mayroong nakaaway ang ating puso o ang ating damdamin, ay nag-aalam. Nag-aalam sa galing. At kung hindi ko kontrolin ang ating isipan, ang ating puso, madadala tayo. Ano po? At kung ating nga pong mapapansin, ang ating isipan ay nakaluklok sa ating mga ulo. Ano ba, mga kapatid? Mas mataas kaysa sa puso. Kaya marapat na pangunahin natin ang ating isipan. Ngunit, paano natin pangunahin yung ating isipan kung tayo ay kulang sa aral at turo ni Amang SQOPQUZ? Sa aral at turo ng Panginoong Hesukristo. At paano natin maunawaan ang sinasabi ng Espiritu Santo kung lumilipad ang ating isipan? Sa oras ng kanyang pagbibigay ng aral sa atin. Napagamat natin ito yung ating katawang pisikal, ngunit ang ating isipan ay naglalaro. Yung ating isipan ay kung saan-saan nang nakapunta. Ano po, mga kapatid? Lalo at higit, yan ay nangyayari kapag yung tao na nakikinig, hindi niya gusto yung kanyang pinakikinggan. Ano po? Ngunit, ano man ang ating narinig, mabuti man o masama, kung tayo ay mayroong unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral at pananampalataya, ang dilim na bumabalik sa ating isipan, unti-unti
na ang maghahari ay liwanag. Ano po mga kapatid? Ngunit, kung ang aral na mula sa atin na sa ating isipan ay yung aral na makasantibutan, madadala nga po tayo. Madadala tayo patungo sa kapahamakan. Gusto ba ng Diyos na siya mamiskopus na tayo ay mapahama? Mga kapatid? 100% hindi. Ngunit alin ba yung mas pinahalagahan ng Diyos? Yung ating katawang laman o yung ating kaluluwa? Yung ating kaluluwa sapagkat ito ang mamamana ng buhay na walang hanggan. Normal lamang na tayo ay maghirap, na tayo ay magtiis, na tayo ay magutom at mauham sapagkat tayo nasa laman. Tayo ay nasasaktan. Ngunit tayo tinuturuan ng Diyos na sa pamamagitan ng mga bagay na ating nararanasan, meron tayong natututunan. Ano po? Ang sabi nga sa kasabihan, experience is the best teacher. Ang ating mga karanasan, ang dakilang tagapagturo o ang mahusay na tagapagturo sa atin. Sapagkat ang mga nararanasan natin sa ating buhay, meron tayo napupulot na aral. Tayo po ba mayroong napupulot na aral sa ating buhay, sa ating mga karanasan? E kung wala po, mag-isip-isip po tayo po mga kapatid. Sapagkat, ang sabi nga, sa bahagi ng kasulatan, walang pagsubok na ibinibigay ang Diyos na hindi natin makakaya. Ang tao lamang ang nag-iisip na hindi niya kaya. Ano po? Sapagkat mahina at kulang ng salita ng Diyos. Mas nakalalamang yung salita ng tao. Ano po? Halimbawa na lamang mga kapatid, sa panonood natin ng mga teleserye sa telebisyon, di po ba't pagminsan darating pagka fantasy, ang isang tao na magdedesisyon sa isang bagay, minsan nasa kanan yung anghel, nasa kaliwa yung sabihin natin yung demonyo, nakaitim. Ano po? At ang dalawang ito ay maglalaban kung sino yung papanigan itong tao, ano po? Kumbaga, magsusunsol. Sabihin natin magsusunsol, mga kapatid, yung demonyo ng mga masamang salita, masamang gawa. Ngunit, ang nasa kanan ng anghel, syempre, mga kapatid, ang mas nakabubuti sa atin, ang ipapahayag sa atin. Gayun din naman siya mga SQOPQUZ, ang kabutihan lamang ang kanyang iniisip para sa atin at hindi para tayo ay mapahama. Purihin ng Diyos. At tayo nga po ay kinalugdan niya mga SQOPQUZ ng kanyang banal na espiritu at tayo kanyang tinuturuan. Ngunit, ang kautusan, ang batas panlinis na ating nakikita ang pitong handog, ito po ba'y bagong utos? Kung sa atin na hindi nakaunawa at hindi nakakapagbasa ng banal na aklat, sasabihin natin ito'y isang bagong utos. Sapagkat sa lumang tipan, mayroong 10 utos ng Diyos o 10 commandments of God. Sa bagong tipan, sa ikalawang misteryo sa ngalan ng anak, Jesus, merong
Inihayag ang Panginoong Hesukristo, pinupi niya ang 10 utos sa dalawa. Nako, ang ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Magtataka tayo bakit meron na namang bago sa ating pandinig. Ngunit sinasabi ng Espiritu Santo sa atin sa uling panang ito na ang batas pandinis ay maaaring bago sa ating pandinig, ngunit ang lahat ng iyan ay nakapaloob sa banal na aklat. At ano na nga ba yung kautusan na marapat natin sundin? Ang 10 utos, ang 2 utos, o ang 11 batas pandinis? Mga kapatid, lahat ng iyan ay mahalaga. Ano po? Ngunit, ang sabi nga sa bahagi ng kasulatan sa mga ngaral chapter 3 verse 11, iniangkop niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kapanahonan. Meron tayong kanya-kanyang panahon. Sa unang misteryo, meron pong kalokob na kautusan. Sa ikalawang misteryo, meron din nakapalokob na kautusan. At sa ikatlong misteryo, sa ngalan ng Espiritu Santo, ay meron din kautusan. Ngayon, sa uling panahon ito. Ngunit, sa tatlong ito, ay ano na nga ba yung ating mas marapat sundin? Tayo ay nasa ikatlong misteryo sa ngalan ng Espiritu Santo. At ang 11 batas pandinis ang inihayag sa atin ng Diyos. At ito ay nababatay sa ating panahon. Ano po mga kapatid? Sapagkat ang lahat nga po ng bagay ay mayroong kanya-kanya hanggan. Ang 10 kautusan na pinahayag kay Moises at ang turo ng mga propeta, ang sabi sa bahagi ng kasulatan ay hanggang kay Juan Bautista lamang. Sa Lucas chapter 16 verse 16. At nang mamatay ang Panginoong Hesukristo sa krus, mga kapatid, ay ganyan inamin ang 10 utos at inuwi sa 2. Ibigin mo ang iyong Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. At ngayon sa uling panahon ito, ang 2 utos na iyon ay inuwi naman ng Diyos sa 11. Bakit mga kapatid? Sapagkat tayo mga tao ay mayroong katamaran. Mayroong katigasan ng ulo sa pagbabasa ng banal na aklat. Ano po? Kung atin lamang sasabihin sa ating kapatid, o ibigin mo ang Diyos, o ibigin mo ang iyong kapwa. Ngunit, in general na po yun, mga kapatid, tayo sa uling panahon ito, marami tayong mga natutunan bilang tao, karunungan ng mula sa sandibutan ito. Kaya naman, ibinuod ni ang iskopo sa 11 batas pandinis ang isinapamuhay ng Panginoong Hesukristo. Ano po, ipinaalis sa ating pagkatakot ang marapat alisin. Purihin ng Diyos, sapagkat kung ngayon sa uling panahon ito ay halimbawa susundin natin ang nakapaloob sa 10 utos na huwag kang papatay, ha, kapatid? Sa tingin niyo po ba sa katigasan ng ulo ngayon ng tao ay okay lang ba na hindi dadalag ng dugo, mga kapatid? Kung talagang matitigas ang ulo ng mga tao. At tayo po ay hindi na bago sa ating pagdinig na mayroon pong batas na kamatayan kapag ikaw ay nagkasala. Ngunit dito sa ating bansa,
tightness. Ano po, mga kapatid? Ngunit, ito po ay pinaproses muli ng pamahalaan upang ang tao o tayo ay magkaroon ng katahimikan at kapayapaan. Purihin ng Diyos. Ang sabi nga, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Balik po tayo sa ating ebanghelyo, mga kapatid. Walang nakakaalam ng oras at ng araw ng pagdating ni Amang SQOPQUZ, taglay kanyang kapangyarihan. Maging ang mga anghel o ang anak man. Ang mga anghel ay hindi alam ang kanyang pagdating o ang kanyang itinuturing ng mga anak o tayo mga tinawagan sa uling panahon ito ay hindi natin nalalaman ang araw at oras ng kanyang pagdating. Tanging siya lamang si Amang SQOPQUZ ang nakapaalam. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago umuha ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Kaya naman mga kapatid, ang pagdating ni Amang SQOPQUZ, ang sabi ng kasulatan, ay matutulad sa nangyari at naganap sa panahon ni Noe, na abala-abala sa mga sanlibutang gawain. Nagsisikain, nagiinuman, at mga sobra-sobrang mga panlaman na gawain. Ngunit kung ating maunawaan, mga kapatid, sa nangyayari sa ating sa uling panahon ito sa buong mundo, ito ay isang eye-opener sa ating mga tao, ang COVID-19, mga kapatid. Sapagkat ito ang magpapaalala sa atin na ang ating buhay dito sa lupa ay panandalian lamang. Na marapat na bago tayo bumalik o kung tayo babalik nga sa tunay na tahanan na daw'y kapiling siya mga SQOPQUZ, mga kapatid, o tayo ay mapupunta sa impyerno. Na kapag ang Diyos ay kumilos, kaawa-awa ang mga matitigas ang puro. Ito mga kapatid, walang magagawa ang mga nahimpok natin na kayamanan dito sa lupa kapag ang Diyos ay gumawa ng pamamaraan upang ikaw, ang iyong pananaw ay mabuksan. Ngunit, sa mga nangyayari sa panahon ito, marami na nga bang nabuksan ang isipan, nabuksan ang puso? Siguro naman po ay marami-rami din ang nagbukas ang isipan. Sapagkat ang mga pagsuko na dumarating o dumating sa ating buhay na sa tibutan nito ay isang pamamaraan ng Diyos upang mabuksan ang pananaw nating mga tao. Nang sabi nga sa aklat ng Job, chapter 36, verse 15. Ano po? At tayo pinaghihirap ng Diyos upang mabuksan ang kanyang pananaw. Sapagkat tayo mga tao na napaka-busy natin sa paglahat ng buhay. Ano po? Napaka-busy natin para sa mga alalahanin sa buhay, sa ating tahanan, at minsan nalilimutan natin, mga kapatid, nalilimutan natin ang Diyos. Eh ngayon mga kapatid, naka-lockdown. Merong mga lugar
Kuya, dalaman yung may mga quarantine pass. Ano po? Sana naman mga kapatid, yung mga tao na nasa kanagalang tahanan, sa mga nangyari at naganap, tayo ay nakapag-ilay-ilay. Ano po? Nakapag-isip-isip. Na ako ay may kasalanan sa mga nangyayari. Ako ay parte. Dahil sa mga nangyayari sa uling panahon ito, meron ba akong pagkakasala at pagkukulang? Ano po? Ang sabi pa nga, mga kapatid, hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at dinamay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Pupunin ang isa at iiwan ang kalawa. May dalawang babae nagtatrabaho sa gilingan. Pupunin ang isa at iiwanan ang kalawa. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, lahat tayo, tayong mga tao ay nag-aaralan. Diba? Kahit na mga naglilingkod sa simbahan, kahit na pang profesyon, mga kapatid, ay matatawag nating hanap buhay. Ngunit, iba't iba yung ating mga pamamaraan. Meron kong nag-aaralan buhay, ngunit hindi nakakalimot pagdating sa Diyos. Meron namang naghahanap buhay, talagang hanap buhay na, mga kapatid. Talagang porsigido na yumaman na magkaroon ng ganito o ng lahat ng bagay. Ngunit, dahil sa sabihin natin sobrang pagpuporsige sa pag-iipong ng kayamanan dito sa lupa, minsan, ang karamdaman ay siyang pinaparating sa atin ng Diyos upang tayo matapit, upang tayo ay magising na dapat pala ay hindi lamang ganito ang aking marapat na ginagawa. Meron pa ng Diyos na nakatingin sa akin, meron pa ng Diyos na nakarinig ang lahat ng salita na lumalabas sa aking bibig. Opo, ma-realize natin na meron pong nakatingin at meron pong nakikinig sa atin sa lahat ng sandali. At meron pong Diyos na magpaparusag at magbibigay ng ganti. Ano ba yung gusto natin, mga kapatid? Kaparusahan o gantimpala? Siyempre po, mga kapatid, gantimpala. Ngunit, ang gantimpala na hinahanap ng tao at pinagsisikap ng tao ngayon ay kung paano mag-iipog ng kayamanan dito sa lupa. Hindi masama na magandang buhay, mga kapatid, sapagkat tayo nasa naman. Tayo binigyan ng Diyos ng 7 araw sa isang linggo. At sa 7 araw na ito, ang hinihingi lamang sa atin ng Diyos sa isang SQOPQUZ ay 3 hanggang 4 na oras. Ngunit minsan tayo ay tinatamad pa. Minsan tayo ay mahimbing pa sa pagkakatulog. Ngayon tayo naka-lockdown. Noon, malaya tayong nakakagalak, malaya tayong nakakalabas. Noon, tinatamad tayong magsimba. Ngunit ngayon, naka-lockdown, mga kapatid. Meron tayong pagpursige sa ating mga sarili na namimiss natin na sumimba. Ano pa, mga kapatid? Ngunit noon, nung malaya pa tayo, ay tinatamad tayo sa mga.
Opo. Kaya marami sa atin ang nanghihinayang. Marami sa atin ang nakakapag sapagkat iba ang ating narinig, iba ang ating kinakatong dito sa santuaryo ng mga SQOPQUZ. Na kung yung ating katawan naman ay pinakakain natin ng mga pagkain, mga kulay, karne, na magpapabusok sa ating katawan naman, magpapalakas. Iba pa rin mga kapatid, kapag tayo ay nakakakain ng salita ng Diyos. Kahit busog ka mga kapatid, ngunit kung ikaw ay kulang salita ng Diyos, manghihinang at manghihinang ka pa rin. Magkakaroon ka pa rin ng karamdaman. At ang karamdaman ay isa sa daan upang tayo matawag ng mga SQOPQUZ. Kaya naman huwag natin ipababa yung ating mga sarili kapag tayo dumaranas ng mga karamdaman, ng mga pagsubok, sapagkat ito ay isang paalala na ikaw o tayo ay minamahal ng Diyos. Tayo ay kanya pa rin pinapansin. Matakot tayo kung tayo hindi napansinin ni Amang SQOPQUZ. Kung tayo ay hindi napaluin ni Amang SQOPQUZ. Ibig sabihin, pag tayo hindi na niya pinansin, wala na siyang pakialam sa atin. Apo. At ang sabi nga, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirap sa atin ng Diyos. Ang sabi nga, sa bahagi ng kasulatan, ang kasiyahan ay palitan ng kalungkutan. Ang anak ng Diyos ay magdaranas ng mga kapigatan. Ang pagtitiis ng kalungkutan. Matakot tayo kung lagi tayo ay masaya. Ano po? Matakot tayo lagi matakot tayo kung tayo laging sagana. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nakakagalak, nakakagalak sa ating katawang naman, minsan ito ang naging daan upang tayo ay magkasala o magkamali. Ano po? Dahil masarap. Ano po? Hindi tayo nagpatubili dahil pagpatuloy ang mga nakagawian natin. Ngunit, darating at darating ang oras na tayo susubukin ng Diyos tulad ng nangyari kay Job na inalis ang kanyang kayamanan. Ano po? Namatay ang kanyang mga anak, naiwan lamang yung kanyang asawa, nawala yung kanyang kaharian. Ano po? Ang lahat ng bagay nawala sa kanya at siya ay nagkaroon pa ng matinding karamdaman sa balat. Ngunit si Job ay hindi nawala ng pag-asa. Si Job ay nanatili ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Opo. Ganoon ang gusto sa atin ni Amang SQOPQUZ. Na anuman na mga pagsubok ang dumarating sa ating buhay, tayo nananatili sa ating pananampalataya. Hindi tayo tatalikod. Ang sabi nga, ang babala sa mga tatalikod ay hindi na niya kahamagan. Kaya naman, sa mga tumanggap sa pangalan ng mga SQOPQUZ, ingatan natin ang ating pananampalataya. Sapagkat wala na tayong kahinatnan pa kung tayo tatalikod kay mga SQOPQUZ. Kung tayo tumalikod, at hinihintay na lamang natin ay ang kaparusahan. Po. Hindi po namin kayo tinatakot, ngunit ito ang siyang katotohanan. Na marapat na tayong magising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Mula
sa pagiging patay. Dahil lahat ay tinatanggap ng Diyos sa iyong SQOPQUZ na mga patay ang pananampalataya. Na tayo ay gumagawa, ngunit lihis sa turo at aral ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos. Ang sabi mga kukunin ng isa at ihiwalan ng ikalawa. Ibig sabihin ito mga kapatid, sa araw na pagdating niya ng SQOPQUZ, kukunin niya yung isa, kukunin niya yung mabuti, yung nagtagumpay, at iiwan yung ikalawa. Ibig sabihin, mayroong dalawang uri ng tao, upang mabuti at masama. Ang mabuti, kanyang isasama. Ang masama, kanyang iiwan. At ang masama pa nito, yung kanyang iiwan, ay magdaranas ng kapigatian, ng paparusahan, sa kumukulong asupre at naglalagablab na apoy. Purihin ng Diyos. Ang sabi mga, unawain ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang sabi nga ay ang Diyos ay darating tulad ng isang magnanakaw. Ang natakawan ba mga kapatid alam ang pagdating ng magnanakaw? Hindi. Bigla-bigla na lamang darating. At ang sabi natin ng SQOPQUZ, tayo mag-iingat sapagkat baka siya'y dumating nakabukas yung ating pintuan, ng ating tahanan, nakabukas yung ating bintana, at tayo mahimbing na natutulog. Ibig sabihin, hindi tayo kakahanda. Ano po? Na marapat na sa lahat ng sandali, tayo ay handa. Tulad ng isang sundalo na anumang labanan, siya'y nakahanda. Ano po mga kapatid? At ang paghanda sa atin ng mga SQOPQUZ, ang ating baluti, ang ating kalasag, ay ang kanyang salita. Ano po? Yan ang magpoprotekta sa atin. Purihin ng Diyos. Ang sabi pa nga, sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang alipin yun kapag nandang siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Tayong lahat, mga kapatid, ay naging alipin. Ngunit alipin ng sandibutang ito. Ang Panginoong Hesukristo ay naging alipin ng salita ng Diyos. At tayo bilang Kristo nagagampan, kinakailangan na tayo maging alipin ng salita ng Diyos din. Ang sabi nga, maging alipin ka ng lahat. Lalo higit sa salita ni Amang SQOPQUZ. Masabi nito, sino ang tapat at matalinong alipin? Tayo, bago tayo maging anak, dadaan tayo sa proseso ng pagiging alipin. Alipin ang salita ng Diyos. Kinakailangan na tayo ay maging tagasunod ni Amang SQOPQUZ. Bago tayo matawag na kanyang tunay na mga anak. At tayo mga kapatid ay pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Iniwan ang banal na aklat o ang Biblia. Marami ang pinagkatiwalaan.
Ngunit marami rin ang hindi naging tapat sa Diyos. Sapagkat marami ang nangalakal ng kanyang salita, lalo bigit sa ngalan ng anak Jesus. Ano po? Laging pinagkaloob ng Diyos na walang kabayaran ay pinamahagi ng tao na mayroong kabayaran. Ano po? Kung kayo po ang Diyos, mga kapatid, matutuwa ba kayo, mga kapatid, na yung utos na iniwan sa atin ay hindi natin nasunod? Na kung kayo, mga kapatid, bilang mga magulang, meron kayong sinasabi sa inyong mga anak, meron kayong paalala, meron kayong mga tagubilin. Kapag kayo ay hindi nasunod ng inyong mga anak, hindi po ba nakakapag-damdam? At minsan nga nagagaling pa ang mga magulang. Ano po? Gayun din naman siya mga SQOPQUZ sa atin na laging nagpapayo, nagpapaalala sa atin ng mga bagay na marapat natin isa pamuhay. Kaya naman mga kapatid, maging matalino. Matalino saan? Ang sabi, ang tatawagan ng Diyos ay ang mga mangmang. Ngunit ang sabi dito ay maging matalino kayo. Ang ibig sabihin ito, mga kapatid, matalino sa salita ng Diyos. Sapagkat tayong mga tao, mas sinasaliksik natin yung iba't ibang aklat, yung iba't ibang karunungan na mula sa salitang ito. Hindi isang matalinuhan yon sa Diyos, mga kapatid. Kundi ang tunay na matalino sa kanyang harapan ay yung nag-aaral ng kanyang salita. Bakit? Sapagkat lahat ng bagay na nandito sa lupa ay mawawala ng saysay. Mawawala. Ngunit, ang kanyang salita, mga kapatid, ay hindi kailanman mawawala. At ito ang siyang magiging susi natin upang tayo ay makapasok sa parihan ng Diyos. Kung ininimo natin sa ating puso, sa ating isipan ang kanyang salita at ating isinapamuhay ang kanyang aral at turo, tayo mapapasukin sa kaharian ni Amang SQOPQUZ. Purihin ng Diyos. Ang sabi pa nga, pinagpala ang alipin niyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Masarap pakinggan, mga kapatid, ano po, kapag tayo ay naging tapat na alipin, naging tapat na anak ng Diyos, tayo gagawin palaan. Ang sabi nito, mga ari-arian, ngunit ang tinutukoy dito yung kayamanan. Kayamanan sa langit. Ano po? Na ang kayamanan sa langit na ito ay ang kanyang salita na masigit pa sa kayamanan kumikinang dito sa lupa. Ngunit, sabi din sa bahagi ng kasulatan sa aklat ng pahayag, Chapter 2, verse 26, na hindi malalayo na mangyari nga din na tayo'y bigyan ng karapatan upang mamahala sa lahat ng kanyang nilikha. Basahin po natin sa aklat ng pahayag, Chapter 2, verse 26. Samanta tagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pagmamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayo. At
yan nga po ay nangyayari at nagaganap na, lalo higit sa ating bansa. Sa bansang Pilipinas na umiiral ang kamay na bakal. Kamay na bakal sapagkat paigpit ng paigpit ang pinapautupad ng kautusan mula sa pamahalaan. Ano po? Ang hindi pangalamang nangyayari, mga kapatid, ay yung mamamahala sa lahat ng bansa. Ano po? Tayo kalulugdan na mamahala sa lahat ng bansa. Ano po? Parang kung isipin natin, napaka-imposible. Po ba? Ngunit, ang sabi nga, walang imposible sa Diyos. Ano po? Na mangyayari at magaganap na darating ang araw at ang oras na ang ating magiging hari at ang ating lamang susundin ng lahat ng tao ay si Amang Iskopos. Purihin ng Diyos. Ang sabi pa nga, ngunit kung masama ang alipin niyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagpapalit ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bubugin ang kanyang kapwa alipin at may pagkainan at may pag-inuman sa mga lasenggo. Ibig sabihin, mga kapatid, magiging kampante ang alipin ito. Ano po? Na sabi nga sa kasabihan, live your life to the fullest. Ano po? Habang may buhay ka, magpakasasa ka na. Magpakasaya ka na. Ano po? Yun yung pinaka nasa isipan ng alipin, pinagkatiwalaan ng Diyos na hindi ginampanan ang kanyang tungkulin. Hindi naging tapat. Ano po? At minsan, yan yung nangyayari at nangyari sa ating mga tao. Ano po? Na naging matapaw tayo sa pagkain. Ano po? Kung ating mapapanood sa YouTube, di po ba mayroong mga natawag na mukbang? Ano po? Lahat ng pagkain, kinakain, inuubos. Ano po? Ito yung isang uri ng kakakawan. At yan ay nakasaad sa banal na aklat. Na sa uling panahon, ang tao ay magugumon sa katakawan. Ngunit hindi lamang sa literal na pagkain ito tumutukoy, kundi sa pita ng laman. Sobra na yung pita ng laman. Na kung ano yung naisin ng katawan ay siyang gagawin. Kahit ito ay makakasama na sa kalusugan at sa ating pagkatao. Purihin ng Diyos. Ang sabi pa nga, babalik ang Panginoon ng alipin niyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Doon natangis siya at magnangalit ang ngipin. Ibig sabihin ito, mga kapatid, yung mga tao, yung mga alipin na hindi naging tapat at naging kampante na lamang, po, na ang nasa kanilang isipan, magbubuhay na ako, magpapakasasa na ako, magpapakasaya na ako, sapagkat bukas hindi ko alam, baka patay na ako, hindi ko na magagawa yung mga nais ko pang gawin. Lalo higit yung mga makasanlimutang gawain. Ang talatang ito, mga kapatid, ay isang pagpapatunay na ang sino man na naging kampante, na hindi naging tapat sa Diyos, ay merong kaparusahan na hinihintay. Kaparusahan, hindi lamang ng katawang laman, kundi masigit ng kaluluwa sa ikalawang kamatayan. At ito po ay maliwanag na nakasulat.
sapagkat sa aklat ng pahayag chapter 21 verse 8. Nang sino man na sinungaling, wag, masama, ano po, at hindi naging tapat ay mabubulid sa ikalawang kamatayan, sa kumukulong asupre at naglalagablab na apoy. Kaya naman mga kapatid, huwag na tayong maging matigas. Ano po, sabi nga niyo ng SQOPQUZ, palamutin na natin yung ating mga puso. Ano po, sapagkat wala nang darating na Diyos pagkatapos ng tikat ng misteryo na ito sa ngalan ng Espiritu Santo. Sapagkat ito na ang wakas ng pagbibigay niya ng pagkakataon at ng habag para sa atin. Ano po, huwag na tayo magmatigas pa. Lalo tingin kapag narinig natin ang tinig ng Espiritu Santo. Huwag na tayo lalabas pa sa kawan at koral ni Amang SQOPQUZ at lulukso sa ibang koral. Babalik sa dati nating pinanggalingan. Sapagkat wala ng habag at awa na ibibigay sa atin si Amang SQOPQUZ kapag nangyari iyon. Kaya naman mga kapatid, ibahagi ko lamang po, batay na rin sa ating ebanghelyo na nabasa ko lamang sa FB post at shinare ni Brother o Trade Minister Angelo Cuenca yung post na dalawang tao na sinundo ng isa, sinundo ng anghel yung isa at sinundo naman ang yung ng sabihin natin demonyo yung ikalawang tao. Ang sabi nung sinundo o ang sabi nung tao na sinundo ng demonyo, bakit hindi mo sinabi na alam mo pala ang daan patungo sa langit? Ang tagal na natin magkakilala, ang tagal na natin magkausap sa lupa ay hindi mo man lang nasabi. Ano po? At ang post na yun mga kapatid ay mayroong napakahalagang aral sa atin. Napababatay natin sa ebanghelyo natin ngayon. Na kailangan nating maging handa. Na kailangan nating maging handa sa lahat ng sandali. Sapagkat hindi natin alam ang araw at ang oras ng pagdating ni Amang SQOPQUZ. Ang sabi nga, nasa muli ang pagsisisi. Meron naman tayo ng mga na pahayagan na po mga kapatid na hindi tinanggap. Yun at yun ang mangyayari, mga kapatid. Na sila'y magsisisi na bakit hindi nila pinakinggan ang pahayag ng mga anak ng mga SQOPQUZ. Ano po? Sabi nga, kita-kita na lamang. Ano po? Sa hinaharap o sa kapilang buhay. Sino ang panalo at sino ang talo? Ngunit initiyak po namin sa inyo mga kapatid na hindi tayo matatalo kapag tayo ay lumapit at nanatili kay Amang SQOPQUZ. Matalo man tayo dito sa lupa, ngunit tayo naman ay nanatili sa ating pananampalataya, panalo tayo kay Amang SQOPQUZ. Purihin ang Diyos. Nawa po mga kapatid, sa ebanghelyo nito ay meron tayong napulot kahit kaunting kapulungan mula sa inyong mapaglingkod. At nawa po ay tayong umuwi na masaya, masigla, at nawa tayong patuloy na pagpalain ng mga SQOPQUZ
sa araw na araw. Ito po ang mabuting balita, purihin ang Diyos. Conceptus est de Espíritu Santo.
sarap ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa sarap ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa amin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa sarap ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Thank you.
SQOPQUZ, papuri at pagdakila ay tanong sa ilang namin iniyaan. Buhay ng Diyos sa mga banal ng buong sangkatauhan, ng sangdaigdigan at ng sangtinapan. Lubos ka po namin pinasalamatan sa wagas ng pagmamahal. Patuloy na sa amin po na inyong binibigay. Mga pagkakasala na inyong pinatawad, kami po'y nagsisikap na makatupad. Sa kapurihan ng mga anak na sa Yesu Kristo, namin Panginoon at tagapagligtas, at sa kapurihan ng mga bagong pangalan, sa Espiritu at sa katotohanan, SQOPQUZ Caritas Linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
sinaringin sa bawat tao. Manatiling maamo, huwag na natula ng kapwa tao. Huwag na maki ng kapwa tao. Huwag na gawin sa iyo kapwa ang pinanais kami sa iyo. Patawarin ko sa iyo ay nagkasala. Ang bitong handog ay mga skopo sa tao. Nawa na ninyo pag-ibig, pag-ibig, pag sa Diyos, thank you.
Abiakums. Abiakums po para niya ako. Si brother po at si sister na kamag-anak po ni Elder Tabi. Ipapalabahan po natin.